And we're back, mga kerf, for another YouTube video. So for this video, mga kerf, magbabike check tayo ng napakaganda, mainit-init, bagong labas na Pinewood Evolution. So nagkakaroon na ng evolution ang mga mountain bike natin dito sa Taurus Bike Shop. So napakaganda nito, mga kerf. Pero si bago ko simulan ang bike check, syempre gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre pindutin lang ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. So ano pang hinihintay natin, mga kerp? Simulan natin ang bike check nitong Pinewood Evolution. Ayan, mga kerp, ang ating iba bike check. Napakaganda nito, Pinewood Evolution. So kulay niya, mga kerp, kulay gulay. Ayan, kumain ng gulay para maging masustansya ang buhay. Eh, makakagawa na naman tayo ng bago. So sisimulan natin ang bike check sa kanyang timbang. So tumitimbang itong Pinewood Evolution 7 ng 12.5 kilogram. Ayan. So pansin mo lang video natin to, mga kerp. May babacheck pa tayo ng Evolution 8 and Evolution 9. So sa ngayon, dito muna tayo sa Evolution 7. So top tube niya, ito makikita ninyo, napakalapad niyan, mga kerp. Kitang-kita, nakalagay Evolution 7 Carbon High Technology. So gawa ito sa T800. So hindi siya 700, mga kerp, kasi may nakalagay dito Carbon T800. Ayan, napakaganda, mga kerp. And syempre, dito ay ang ating head tube. Ito yung nilalagay na lang kagad yung bearing. Tapos ano na kagad, ito, itong dust cap. So yun yung sabi nila sa akin na. And then internal cabling tayo, mga kerp. Ayan, nakikita nyo naman, dalawa rito, isa pa rito. So, pwede kang maglagay ng FD dyan o kaya dropper seat post kung ano man yung gusto mo. And syempre, may Pinewood na logo. So, yung head tube niya, mga kerp, is tapered. Mukha siyang straight kung napapansin nyo. Magka-same kasi sa yung lapad nito. Pero, kung papansin mo, ayan, ito lang yung pinaka-taas niya. Uy, medyo madumi. Tapos ito. Yun. And 100 millimeter ang haba ng ating head tube. Panalo, mga kerp. And yung Pinewood, ito. Yung tatak na Pinewood. Saka, mga kerp, yung Pinewood dito, saka yung line dito, lahat yan ay parang sticker pag kinapa mo. Pero naka-top coat yan. Ayun, no? And yung ating seat tube is 17 inches. Kaya ang ating frame ay medium size. Medium size. So, ang ganda, panalo. And dito na rin tayo, mga kerp. Seat clamp niya is aluminum alloy. Ito yung seat clamp na pang masungit kasi hindi mo mahihiram kapag ang upuan ay mataas kagaya nung bike ko. Masungit, ano? Pero pag quick release, nahihiram. And seat post niya, mga kerp, is 31.6 ang taba, 350 mm ang haba, na may tatak na Lucy riding with camp bike. So 2 bolts yan, mga kerp, and then naka-set back. So ang ganda. So halos lahat ng mga parts ng bike na to is loose. Ayan, kagaya na itong stem is loose pa rin yan, 90 mm ang haba, kamao stem 90. Ayan, may tatak na loose, made from aluminum alloy. Tapos yung headset natin is camp. Ayan, nakikita ninyo na merong tatlong spacer na 10 mm. Ayan, pati yung kanyang handlebar, mga ka-erp, is loose pa rin, 760 mm ang haba. So made from aluminum alloy pa rin. Iyan, oh, 'di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork, mga kerp. Yung suspension fork niya ay air fork. Nakikita niyo naman, napakaganda. May manual lockout dito. Ayan, may fine tuning siya, mga kerp. Syempre dito ay our air valve cover made from aluminum alloy. Yung stanchion niya is 110 mm ang haba. Ang ganda ng kulay. Hindi siya yung masyadong silver na silver. Ayan.
Parang parang matte na itsura niya. And then alloy ang ating crown, alloy ang arc na may tatak na XCR Santur. So 32. So 32 mm ang ating extension. Ayan. And quick release. Yung dito sa harap, yung kanyang fork, pero yung frame natin mga curve is naka true axle. Base dito mga curve, mukhang napapalitan yung mounting. Pwede itong gawing quick release. Yan o, napapalitan. Ayan. And dito ngayon tayo sa hubs. Yung hubs niya mga curve, nakita ko lucid din ang tatak niyan. Ayan, tingnan natin dito sa may bandang likuran. Nandun kasi yung stand. Ayan o mga curve po. Luce, high performance hub. So made from aluminum alloy yan. Ang ganda ng pagkakagawa nito mga curve po. Ayan, sealed bearing to mga curve. Yung ating hubs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes. 32 pieces na spokes made from bakal. Tapos yung rims niya mga curve ay lucid din ang tatak. Ayan o mga curve, yung sticker niya lucid na 29er. Ang lapad nito mga curve. Ayan, so wala akong nakita ng sticker. Tansyahin ko na lang to. Siguro mga nasa 30 ang lapad nito, 30 mm. At ang gulong natin mga curve is Maxxis Recon Race. Nasaan na wala? Ayan, may Recon Race yan mga curve. Maxxis Recon Race na 29 by 2.25. ang ganda, tingnan nyo yung knobs nyo mga curve po. Hindi malalaki, hindi rin malaliit, so tama lang ang itsura nya. Yan o, ang ganda. And syempre dito tayo sa cogs. Ito ngayon mga curve yung cogs nya, tingnan natin yung tatak. Hindi siya ganun kaingay pero madidinig mo pa rin yung click. So sag meet, 11 teeth ang pinakamaliit, 50 teeth ang pinaka malaki. Bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So napakadami nito. Panalong-panalong ka rito mga curve. At ang kanyang cogs, may tasbo-tasbo. So palagay ko yung butas na yan, makakabawas timbang yan. Ayan. And nakita ko yung kadena mga curve. Some C ang tatak na S12. And nakita nyo naman mga curve, ang ganda ng ating RD. Shimano SLX na may clutch. Again, sa mga bago lang sa aking YouTube channel, yung clutch na yan mga curve, ayan o, hindi titiklop yung etong pinakapuli. Pag naka-off yan, saka lang siya titiklop. Ayan, para hindi tumama. Ito, toto, para hindi tumama dito. Ayan o, yung pulley niya mga curve, ang laki. Oversized, parehas yan mga curve. Ayan o, panalo. Hard plastic ang ating pulley. And then itong crankset natin, hollow tech mga curve, press fit ito. Yung kanyang BB ay press fit. Tapos 170 mm crank arm made from aluminum alloy. Shimano SLX din yan. Dito sa chainring mga curve is 34 teeth Shimano, made from bakal ang chainring. Pero pagdating naman sa mounting system ng ating crankset, direct mount ito mga curve. Pero may makikita kayong tornilyo dyan na 8. So 2, 4, 6, 8. Pero direct mount ito mga curve. Ang pinaka direct mount dito is yung pa-cross na yan. Then yung outer chainring, so yun yung may 8 tornilyo. Ayan. At dito nakita natin mga curve, ito yung sa frame. Internal cabling siya, di ba mga curve? So dito lumabas yung isa at doon yung isa. Wala akong nakita dito mga curve sa ilalim. Ayan o. So malamang at sa malamang, kailangan mong padaanin yung kable dito sa may bandang ibabaw ng BB. So kung medyo magkaroon ng routing talaga, mukhang kailangan mong tanggalin yung BB para maayos yung cable routing. And meron tayong available dito na pwedeng paglagayan ng FD. Ito yon. Ito yung brace on. So ito tornilyo mo. Tapos meron dito labasan ng dalawang kable. So pwede ka siguro dito maglabas ng side swing na FD. Dito naman down pull siguro kung gusto mo. Or pwede rin naman dito ka maglagay ng dropper seat post na kable. Yan, syempre hindi mawawala ang lalagyanan ng ating malamig na tubig o yung ating battle cage. You know, di ba? Ang ganda. And nakalimutan kong pakita mga curve,
etong ating air fork ay merong tawag dito, rebound adjuster. Yan. So yan yung bilis at bagal ng ating sag. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. So nasa sayo na yon, 'di ba? O ang ating upuan mga ka-herp is Lucy pa rin. So ito yung pamalo-palo. Yung mga naglalaba ginagamit ng ating mga lola. Ano? Ang kapal lang po mga ka-herp, ang sarap siguro upan nito. And pedal natin alloy na medyo maliit ng konti. Maliit lang naman. Ayan, ito, panalo. And ang grip natin is gomang-goma mga ka-herp na merong bar and na rubber din. At ito yung ano, yung lock ng ating grip. So para mas madali natin matanggal. Yung iba kasi yung silicone medyo mahirapan eh, dumidikit. Ito pag niluwagan mo to, tanggal na agad yan. At ang ating hydraulic brakes, syempre Shimano MT200. Ayan, mineral oil. And shifter natin syempre mga ka-herp, SLX. Ayan, SLX siya mga ka-herp. So wala siyang speed indicator dito. So tansyahan na lang mga ka-herp, pakiramdaman na lang. So palakasan ng pakiramdam. Syempre sa kabila, Shimano MT200 na lever, walang nakalagay dyan. So pwede ka maglagay ng dropper seat post o kaya FD. So nasa sayo na yun, di ba? And ito ang ating caliper, Shimano MT200 post mount. Ang ganda. And tingnan natin ang kanyang rotor. Palagay ko Shimano rin to mga ka-herp. 160mm. Yon. Wala nga lang siyang tatak mga ka-herp. Pero itsura niya, itsurang Shimano. Pero walang nakalagay ha mga ka-herp. Inuulit ko, walang nakalagay na brand ng ating rotor. Dito sa kabila, syempre 160mm pa rin. And post mount. Ayan, napakaganda ng ating tornilyo dito mga ka-herp. Nakalitaw yung pinaka-tornilyo ng ating caliper. So hindi na magagasgasan o hindi nakaharang ang ating seat stay. Ayan. And speaking of seat stay, nakalimutan natin mga ka-herp, yung shape ng ating seat stay ay ang parang bahay. Ayan, parang may bubong siya tapos merong square. So ganun ang shape ng ating seat stay. And ang ating chain stay, ang lapad nito, then pakitid. Ayan. So wala siyang bridge. Again mga ka-herp, carbon kasi. Ayan. So palagay ko mga ka-herp, wala na ako nakalimutan dito sa ating binike check na Pinewood Evolution 7. So thumbs up, panalo to mga ka-herp. So mga ka-herp, ayan ang ating bike check video ng Pinewood Evolution 7. Dito yan sa Taurus Bike Shop. Nagkakahalaga ng 44,000 pesos. Yes. Ayan. So ilalagay ko sa description mga ka-herp ang kanilang contact number, Google Map, at Facebook link para just in case gusto nyo silang makontak at gusto nyo puntahan yung ating binike check na Pinewood Evolution 7. Ayan. So direkta na lang kayo makipag-ugnayan sa kanila. So tumatanggap sila rito ng cash and credit card para sa mga gustong kumuha ng hulugang mountain bike. And abangan nyo mga ka-herp, magkakaroon tayo ng another video na Pinewood Evolution 8 at separate video ng Pinewood Evolution 7 comparison versus Pinewood Evolution 8. So hanggang dito na lang mga ka-herp ang ating video. Kita-kits tayo sa susunod. Road to 13,000 tayo. Maraming salamat. Bye-bye.